Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ng buhon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Iba po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba po ang Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga minamahal na kapatid, pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni San Andres Dunglac at mga kasama, mga Vietnamese martyrs. Sila po ay nag-alay ng kanilang buhay dahil sa ating pananampalataya. Sana matulad tayo sa kanila na mamuhay naman ayon sa pananampalatayang bigay ng Panginoon. Humingi tayo ng tawad mula sa Diyos para sa ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan ngayong si San Andres Dunglac at mga kasama ay aming ginugunita upang kami mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na yun, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangang linisin natin ang templo at muling italaga ito. Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Siyon. Nang 25 ng buwan ng Kislib, 9 na buwan ng taong 148, maagang maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin ayon sa itinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pumpiang. Ganito ring araw nang lapastangangin ng mga hintil ang templo
lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. Walong araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo'y nilagyan ng mga kurunang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastangan ng ginawa ng mga hintil. Ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayon ding araw, taon-taon, ay pagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. Walong araw nilang gagawin ito mula sa 25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos, aming pupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos, aming papurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo
ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang pinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at mga pangunahin ng bayan na siya ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupuan lahat. Mga minamahal na kapatid sa Pung Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Narinig ninyo kung paano ang ating Panginoon nung pumasok sa templo ay pinagtabuyan ang mga tao doon sapagkat ginawa nilang mistulang palengke o masahul pa ginawa nilang parang lungga na mga magnanakaw ang templo. Sa makatuwid, nakita niyang dinumihan, hindi binigyan ng respeto ang templo ng Panginoon. Bahay dalanginan sana, ngunit sa halip, ginawang parang palengke at ginawang pagkakakita ng pera. Mga minamahal kong kapatid, ginawa ni Jesus yun sa templo ni Solomon na napakaganda. Ngunit alam ba ninyo, kayo mismo ang unang templo ng Diyos. Kayo ang inyong puso, ang inyong kaluluwa, ang inyong pagkatao. Yan ang unang templo ng Diyos. Tanungin natin sa ating sarili, pagpasok ni Jesus sa atin, ano kaya ang kanyang makikita? Matutuwa kaya siya sa kanyang makita sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, sa ating mga sarili? O kaya makikita ba niyang ang templong ito na kayo at ako ay ginagawa rin nating parang lungga ng mga magnanakaw? Maraming karumihan, maraming kasalanan. Yan ang itanong natin sa templo. Halimbawa po, itong ating templong itong Quiapo, kay ganda-ganda na. Nalinis na sa labas at sa loob. Ngunit ngayon ang tanong, yung mga templo naman ng mga tao, kayo, ako, na nagmimisa rito, na nagsisimba rito, gumanda na rin ba? Malinis na ba? Baka makikita ng Panginoon, pagtingin, nako, ito maraming kurakot. Nako, ito maraming asawa. Nako, ito maraming kalukuhang ginagawa sa buhay. O makikita ba niya, ay, ang ganda ng templong ito. Templo ng mga nagsisimba. Templo ng mga sumasamba sa Panginoon. Talagang karapat dapat ang kanilang kaluluwa at puso sa pagsamba sa Panginoon. Hari nawa po, yon ang mangyari. At hilingin natin sa Panginoon kung kinakailangan sa kumpisalan, hilingin natin sa Kanya, linisin din tayo. Amen.
Tumayo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, alam natin na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Nais niyang maging malinis na templo tayo ng Panginoon. Kaya sabihin natin, mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa, bilang alaala ng mga hirap ng mananako, ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sabisan ang kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, na sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Para sa kaluluwa ni Father Fernando Carpio na naglingkod ng halos 20 taon dito sa Quiapo at para sa lahat ng mga minamahal nating yumao, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag nawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid.
upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay naming inihahain ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkalubong aming sambayin ang alan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay maipahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanyang kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tumayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbang, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang lahat ng mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po mga pinaalala sa amin sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Hiling namin kami yadiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka at nag-aari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayin rin. Bigay po niyong kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nang mapawi ng
itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Oong Jesus, Nazareno, patnubayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at tusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal, sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap ko, Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kapag Lunes hanggang Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayo mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng umaga. Sa finance office, mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Ipinagbibigay alam sa lahat na ang misa natin ng ikasyam ng umaga bukas, November 25, 2023, Sabado, ay ipagpapaliban muna para magbigay daan sa misa ng ordinasyon ng pagkadiakono ni Seminarista Edward Jason San Diego sa ganap na ikasampu ng umaga. Ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pag-iinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamahal sa tanan,
sa pamagitan niya na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin po natin ang mga yumao. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw pong dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iyaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa Iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad na may kapal sa mga yumao nagsipanaw. Sila naway silayan ng Iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan ng iyong angka na nagmamakaawa sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalakay ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Inipinto